Pwede bang ikasal yung magkaapelido? O pwede bang magkaroon ng relasyon yung malayong magkamag-anak? Hindi na ako mag-i-intro. Yung bida ng ating kwento, tawagin na lang natin siyang B1. Etong mga ikukwento ni B1, nangyari daw to noong year 2018. At kasalukuyan po siyang grade 9 noon. Si B1 ay meron laging nakikita na isang estudyante rin. Tawagin na lang natin siyang B2. Si B1 po ay girl at si B2 naman ay boy. Halos araw-araw daw na nakikita ni B1 si B2. Nang dahil doon, unti-unti daw nahulog yung loob niya kay B2. Pero never daw siyang umami nung una. Kasi pinagbabawal daw talaga sa pamilya niya yung magkajowa ng maaga. Dahil si B1 po ay galing sa religious na pamilya. At dahil nga laging nakatingin tong si B1 kay B2, ay nakahalata na daw yung mga kaklase niya. Kaya yung mga kaklase niya, tinutukso siya kay B2. At dun nga, nagkabukingan sila na type din pala siya ni B2. Ayaw niya lang din daw talagang mag first move. Isang araw daw, meron daw nagchat dito kay B1. Kaibigan niya at ang sabi, B1, i-chat mo na si B2. Kasi may sasabihin siya sa yung importante. Eto namang si B1 ay masunurin. Kaya chinat niya nga. Tapos doon na nagsimula yung conversation nilang dalawa. Hanggang sa naging grade 10 na raw tong si B1. At kasalukuyan namang grade 8 si B2. Pero halos wala daw nakakaalam. Dahil bukod sa galing siya sa religious na pamilya, si B2 naman ay strict ang parents niya. Bongga ka dyan. Noong nag-birthday naman daw tong si B1, niyaya daw siya ni B2 na mag-Robinson. Pero pagkatapos ng masayang araw nila sa Robinson, bigla na lang naputol yung komunikasyon nilang dalawa. Dahil nalaman ng mga magulang ni B2 yung relasyon nila. Pinaghiwalay sila hindi dahil sa bawal silang magkajowa o dahil mahigpit o religious yung pamilya nila. Kundi dahil na-confirm po nila sa isa't isa na sila po ay magkamag-anak. Bali si B1 at B2 po ay third cousin. Pilit daw silang pinaghihiwalay ng bawat pamilya. Pero imbis na matinag yung relasyon nila, mas lalo pa silang kumapit sa isa't isa. Umabot na rin sila sa punto na pati yung pamilya ng bawat isa ay nag-aaway-away na. Dahil bukod kasi sa sinasabing magkamag-anak sila, magkalaban din yung pamilya nila sa politika. Kaya si B1 at B2 ay nagtanan. Aware naman daw sila sa mga pwedeng mangyari. Pero paano sila nakapagtanan kung parehas lang silang estudyante? Ito po yung kahindik-hindik at kagila-gilalas na ginawa ni B2 para may pang-suporta sila sa kanilang pagtatanan. Kinuha niya daw yung pera ng papa niya na pang-invest sa farm. At yun yung perang ginamit ni B1 at B2 para matuloy yung plano nila na magtanan. At syempre, nagsaksis sila kasi may pera na eh. Pero habang tumatagal daw yung pagli-live-in nila, nakakaranas na sila ng paghihirap. Dahil sa parehas naman sila talagang walang trabaho, parehas din po silang minor de edad. Kaya nung sumuko na sila sa hirap, napagdesisyonan na nilang magpakita na sa kanilang pamilya. At take note po, wala pong nangyari sa kanila. Kasi kahit sabihin na matigas ang ulo ni B1, hindi niya pa rin daw talagang kayang isuko ang bataan. Nung umuwi sila, una sila nagpunta dun sa bahay nila B2. Syempre, anong mangyari? Dahil galit na galit yung mga magulang. Kaya siguro, natantya na mga magulang ni B2 na mahihirapan silang paghiwalayan yung dalawa. Kasi hindi naman sila umuwi para isuko eh. Umuwi sila at nagpakita para ipaglaban pa rin. Kaya yung pamilya ni B2, nagdesisyon na dalin na daw siya sa Canada. At ngayon po, sa kasalukuyan ng itong mga panahon na ito, 1 year na po si B2 sa Canada. At si B1 naman ay first year college na. Pero hanggang ngayon daw, masakit pa rin sa kanya yung pangyayari. Basahin ko na lang sa inyo yung sa may bandang baba ng sulat niya. Pakiayos na lang po yung story ko. Sorry kung medyo magulo. Gusto ko lang po talagang mailabas yung sakit. Marami pong nagsasabi na puppy love lang daw po yun. Pero para sa akin po, true love po yun. Gusto ko rin po ng advice at real talk. O ayan, nakita nyo may nagre-request. Tapos magtatatahol na naman yung mga monster. Para po maka-move on na ako. Wala po kahit sinong naniniwala sa kwento ko. Pero totoo po yan. Alam mo B1, merong naniniwala sa'yo at ako yon. Naniniwala ako sa'yo kaya pinili ko yung kwento mo. Kasi dalawa na talaga kayo na nabasa ko na halos parehas lang ng istorya. Pero sa'yo yung napili kong ikwento kasi mas malinaw to eh. Pwede kasing puppy love lang talaga yung naramdaman nyo sa isa't isa. Pero pwede rin naman kasi na first love mo siya. Kung gusto mo siyang patuloy na mahalin, pwede naman yun. Pero hindi talaga pwedeng maging kayo. Hindi ko alam kung pinagbabawal ba to sa Bible. O meron bang batas na pinagbabawal yung maging mag-asawa o mag-jowa yung malayong magkamag-anak. Pero kasi kahit na hindi natin alam kung meron itong bawal sa Bible o sa batas, alam natin na bawal talaga, di ba? Kasi dati meron ako napanood na ganyan eh. Sa magpakailan man ata yun. Tapos magkapatid sila, hindi nila alam. Pero tinuloy pa rin nila. Tapos lahat ng anak nila nagkaroon ng diferensya. Halos hindi yata nakakalakad, mga ganun. Maraming naging problema yung mga bata. Parang ang paliwanag ata doon, hindi pwedeng pagsamahin yung genes ng magkadugo. Pero syempre, hindi naman ako nagmamarunong. Hindi ako sure dyan. Iba na lang ipapayo ko. Eto, para sa akin to ha. Hindi ko lang alam kung para sa iba ganun din. Para sa akin talaga, ang love, wala yan sa puso eh. Nasa utak. Kasi hindi naman natin nararamdaman sa mismo
yung puso sa literal na puso. Pero nasa isip talaga. Alam mo, nung medyo bagets-bagets pa ako. Nung nahiwalay ako sa first love ko, akala ko katapusan na ng mundo. Kasi habang nasa kasulukuyan ka, talaga mararamdaman mo yung sakit at natural lang naman yun. Pero isa lang yung sinisigurado ko sa'yo. Nalilipas din yan. Saka may chismis pa akong isa. Hindi ko lang alam kung true it ay. Nabasa ko lang din to dati. Ang sabi doon sa nabasa ko, sa isang lifetime daw, tatlong beses daw tayong maiin love. Siyempre, hindi ko na sinama yung mga pling. Baka magselos na naman si Minder. Yung tatlo daw na to ay tinatawag na first love, intense love, at yung pinakahuli ay yung true love. Pero may mga kakalala ko na isa lang naging jowa nila, tapos naging asawa na nila. Parang ate ko, isa lang naging jowa nun eh, tapos yun na pangasawa niya. Pogi kasi ng bayo ko, shoutout sa'yo kuya. Yung first love daw, iba daw to sa mga naging crush. Tapos yung first love mo daw, dapat siya ay parehas din ang nararamdaman para sa'yo. Kumbaga may mutual understanding kayo. Pero yung first love daw, hindi siya kasing lalim ng true love. Tapos ito daw yung pinakaunang tao na naramdaman mong komportable kayo sa isa't isa. Kaya siguro, pwede rin nating masabi na first love mo talaga si B2. Kaya lang talaga, eh bawal. Naaalala ko din dun sa nabasa ko na ang pinakamaliit na tsansa ng paghihiwalay ay galing sa first love. Parang 70% daw to 80% na hindi maghihiwalay kapag ka first love mo yung nakatuluyan mo. Tapos yung sa pangalawa naman, yung intense love. Ito naman yung bonggam bong. Naalala ko kasi sa bubble gum yung itanong mo kay bonggam bong. Ito naman daw yung pangalawang beses na maiin love ka. Ito yung medyo passionate. May jugjugan effect. Kasi nagkaroon ako na itong mga to, yung first love, tsaka yung intense love, tapos yung true love. At proven and tested, it changes everything. Bali yung first love kasi parang childhood, sweetheart, ganun. Tapos yung intense love naman, ito naman yung pinakamalupitan mong galawang ninja. Yung halos ibigay mo na sa kanya yung buwan at bituin. Yung tinodo-todo mo na lahat, ganun. Tapos dito mo talaga mararamdaman na feeling mo siya na. Tapos maghihiwalay kayo kasi meron pang true love eh. Pangatlo. At dito naman, eto na yung pangatlo. Syempre, hiwalay na kayo ng first tsaka second, diba? Eto na, dumarating na yung true love. Eto na talaga yung totoo. Dito naman sa true love, ang pinaka-importante mo daw na mararamdaman dito ay feeling safe ka sa partner mo. At iginagalang nyo yung pagkakaiba ng bawat isa. At ang pinaka-importante sa lahat, yung true love po ay naglalast ng lifetime. Sample ko yung sa akin ha. Siyempre, epal na naman ako sa istorya. Yung first love ko, 8 months lang kami. Yung intense love naman, 1 year lang mahigit. Tapos yung true love ko, si my dear, siyempre, ano na kami, 13 years na and counting. Halos pare-parehas lang naman silang pagmamahal. Pero yung first love kasi, it changes the nature. Pero yung true love kasi, it changes the life. Talagang mararamdaman mo na may magbabago, hindi lang sa paligid mo, kundi sa buhay mo mismo. At mararamdaman mo talaga na mag-iiba. Malay mo, diba, B1, dumaan lang talaga si B2 sa buhay mo para siya yung maging first love mo. Pero hindi talaga siya yung tao na nakalaan para sa'yo. Pero kung gusto mo naman siyang patuloy na mahalin, wala namang problema dun eh. Kasi pwede mo naman siyang mahalin kahit hindi kayo. Saka sa ngayon, alam mo, B1, namnamin mo muna yung pagiging bagets kasi masyado ka pa talagang bata. Enjoyin mo na lang din muna yung buhay mo kasama yung pamilya mo. Namnamin mo yan kasi alam mo, pag nagpamilya ka, tangina, pag dumating yung bill ng Meralco, ewan ko na lang kung di sumakit yung ulo mo. Kasi ako hindi naman ako nagsisisi na nag-asawa ko, ganon. Pero minsan may panghihinayang lang din ako na masyado kong sineryoso yung buhay. Na kahit gustuhin ko pang bumalik sa nakaraan ko, noong mga panahon na nag-aaral pa lang ako, yung wala pa akong iniintinding mga anak, wala akong iniintinding asawa. Siguro kung alam ko lang na ganito kahirap yung pagpapamilya. Although masarap naman. Pero ang hirap talaga eh. Mahirap talaga. Siguro mas in-enjoy ko yung kabataan ko. Kaya ikalma mo muna ha. Chill ka lang dyan. At dahil dalawa yung ulam namin today, dalawa din yung kwento natin. Maiksi lang naman to, mahirapan lang talaga tayong magkwenta. Malaki na ba yung ipon mo? Kung oo, itaya mo na yan sa online app na ito. Yung 5,000 mo, gawin nating 5,000 ko. O diba, parang sumali na naman ako sa networking. Yung bida ng ating kwento, tawagin na lang natin siyang J-Lo. Short for J-Lo, gay. Pero bago ko po ito ikwento, kailangan po natin ng lapis at papel o kaya calculator para hindi tayo masyadong malito. Kasi mahina ako sa mga kwentahan eh. May nakita daw isang online app etong si J-Lo. Medyo nahahawig daw to sa isang app na pwede kang bumili sa kanila. Pero syempre, hindi natin yan babanggit eh. Kasi diba, baka makasira pa tayo ng mga nagninegosyo. Medyo hawig-hawig lang naman daw, pero hindi ito yon. Ngayon, nung nakita niya daw tong online app na to, nag-follow daw siya ng instruction. Ang kailangan mo lang daw gawin ay mag-recharge ka ng 100 pesos sa account mo. Tapos, ikaw yung magpa-purchase ng product nila randomly na ibabato sa account mo. Tapos, sinunod naman neto ni J-Lo. Kaya yung 100 pesos niya, naging 100 pesos ko na. De joke lang, naging 130
38 daw. Ibig sabihin, tumubo na siya agad-agad ng 38 peso sa 100 niyang puhunan. Kada recharge daw ng pera at matapos ang task, kailangan i-withdraw mo ng i-withdraw yung pera para siyang may routine. Halimbawa, pagka-recharge, bili, withdraw, ganon. Tapos eto na, natapos na daw siya sa trial step. Kaya lang, pagkatapos mo mag-recharge ng 100, ang minimum na susunod na recharge ay 300. At dun sa 300 niya, hindi lang po 38% ang tinubo. Yung 300 niya po ay naging 600 pesos. Ang sabi daw ni J-Lo sa sarili niya, aba, not bad ah, hindi na masama. Pero pagkatapos daw noon, yung na-withdraw niya na yung 600, naging ano daw po siya, VIP 1. Very important person. Kaya lang, syempre, dahil nga VIP ka na, kailangan medyo mataas na yung initial ano mo, recharge. Siguro ito yung parang magka-cash in ka, ganerns. Ngayon, ang minimum recharge kapag ka-VIP ka ay 500. Tapos pag naka-recharge ka na, bibigyan ka daw uli nila ng panibagong task. Ilalagay daw nila yon sa account mo. Pero ang kinash in daw ni J-Lo ay 1,200. At ang na-withdraw niya naman ay 3,000 mahigit. Kaya anong mangyayari? Siyempre, upgraded ka. VIP 2 ka na. Congratulations! Kaya lang nung naging VIP 2 na daw siya, sobrang laki na daw kasi nung kailangan perang i-cash in. Umabot daw ng 11,300 yung na-recharge niya sa account niya. Pero may kinumisyon daw siya doon na 5,000. Kaya lang ang last daw na task ay nagkakahalaga ng 40,500. Bali, ang total daw, siya na po nag-compute neto, binasa ko na lang, 23,000 daw po ang kulang niya para makapag-purchase at magawa yung task. Tapos nakalagay dito, edi ako yung tanga, kinabahan na ako kasi pambayad ng utang namin yung tsaka bills ko yung naipasa ko na 11,300. Pero in fairness naman dito kay J-Lo, ha, nagdalawang isip pa siya yan. Kaya lang wala eh, nai-cash in niya na daw yung 11,300. Yung 11,300 na yon pang budget na daw ng buong buwan ng April. Para kung di pa daw siya matanggap sa trabaho, eh meron siyang makukuha na ng panggastos. Bali dun sa task kasi, di ba, 40,000, ang gulo? Ano ba yan? Parang hindi ko maintindihan, may mat kasi, tangin eh. Susunod nga mga kaisusunod dito ng mga kinukwenta pa, nahirapan ako eh. Babasahin ko na nga lang para hindi naman masyado mahirapan. Parang ang mangyayari kasi, 45,000 na mailalabas ko lahat-lahat para matapos yung VIP 2. 15,000 naman ang kikitain mo. So ako, sabi ko dun sa manager, hindi ba pwedeng palitan kasi hindi ko afford? Ang sabi daw ng manager niya, eh bahala ka sa buhay mo. Tapos ang ginawa niya daw muna, eh nagpahinga muna siya, na stress si J-Lo. Pero halos maya-maya niya naman daw chine-check yung pera kung nandoon pa dun sa pinag-cash inan niyang app. At nandoon pa naman daw. Sabi daw kasi ni J-Lo, kailangan niya daw i-withdraw kahit na yung principal amount na lang na kinash in niya. Tapos binibigay niya na dun sa manager niya yung commission, which is 5,000 yata. Basahin ko na lang ulit ha, para hindi ako masyadong may stress. Kaso, need ko talaga magpakita ng pera. Hihiram sana ako ng pera para matapos na yung last task. So, hindi siya pumayag. Sinend niya sa akin yung sinabi ko na sige, I'll try to finish it. Sabi ko, hindi naman yun yung usapan natin dito. My money, my rules. Wala akong pinirmahan na dokumento. Wala kayong nilabas na pera. Yung akin lang. Yung pera na pinaghirapan ko, sana maibalik. Pero sa time daw na to, alam niya na daw na parang ito ay suntok sa buhay. Nagkasagutan daw sila. Ang sinabi niya daw, idiot. Etc. I-withdraw ko na yung pera. Sabi ko, paano ako mabibidraw kung hindi pa tapos yung task? Pero puputulin ko na lang dito kasi hindi ko na talaga maintindihan. Ang ending, yung pinaghirapan niyang pera ay nawala. Hindi niya na daw ma-access yung account niya at naka-block na rin daw siya. 11,300 in 4 days real quick. Tas ilang buwan ko yung pinaghirapan at inipon. Alam niyo, natutuwa lang kasi ako dito sa letter sender na to. Kasi parang pangatlong istorya niya na to na sinend sa akin. Hindi talaga siya sumuko hanggat di ko siya na-feeling. Pero sa tingin ko naman, itong istorya na sinend niya na to, eh meron naman tayo matututunan kahit papano. Mas ipopromote ko kasi para sa akin, ha, kung gusto mo talagang kumita. So, ma-headline ka, magtinda ka, rumakit ka. Huwag kang magmaselan sa trabaho. Kaysa naman magsugal ka, iasa mo sa sugal yung ikabubuhay mo, di ba? Saklap ng buhay mo, no? Minsan yung mga online games kasi na merong halong pera. Pwede naman na kasi natin silang gawing libangan, eh. Basta ang importante, alam mo kung paano mo lilimitahan yung sarili mo. Halimbawa, naglaro ka halagang 100. Gusto mo maglibang. O pagdatayo yung 100 mo, lumubay ka na, magtigil ka na. Yung iba kasi alam nyo, kaya sila nabibiktima ng ganito pagka yung nakadama na sila ng konti. Patitikimin ka nila ng konting panalo. Pero ang ending, ikaw pa rin yung talo. Saka wag po tayo agad nagpapapaniwala sa mga ganito. Nakikita ka ng malaki, kikita ka ng ganito. Kasi wala pong ganun. Ang realidad sa buhay ay wala pong easy money. Lahat talaga yan, pinaghihirapan. Sabi sa inyo, may silang eh. Pero meron po ako ulit na mumunting paalala. Hindi po porket hindi ko napili yung kwento nyo, eh wala nang kwenta yung story. Nyo,
hindi po ganun. Sana po maunawaan natin na hindi ko po talaga kayang ikwento lahat, lalo na kung medyo pare-parehas yung istorya. Alam niyo kung anong totoo? Hindi ko po talaga alam na dadagsain tayo ng sulat. Hindi ko po talaga in-expect yan. Hindi ko akalain na yung mga pinakamasaklap na kwento ng buhay nyo ay i-share nyo sa akin at sa ating mga followers. Kaya grabe, sobrang saya ko po kasi ang laki ng tiwala nyo sa isang gagagugagong vlogger. Imagine, nagtitiwala kayo sa isang bungangerang kagaya ko. Ang dami nang RRR. Alam nyo, kahit hindi ko po yan maikwento lahat dito, nababasa ko po yan at nararamdaman ko po kayo. Kung kaya ko lang solusyonin yung problema nyo, susolusyonan ko talaga yan eh. Siya nga pala yung ulam natin ngayon, ha? Dalawang klase na yan, wala pang 200 inabot yan. Kailangan maging wais lang kayo sa pamamalengke, hanap kayo kung sino yung nagbebenta ng mas mura. Yung iba kasi parang ginto yung binibenta eh. Pwedeng pang ulam yan at pwedeng pang pulut. Pero hindi pa kasi ko umiinom ngayon. Grabe, parang nagbago na ako. Kasi alam nyo, yung hilo ko sa pag-e-edit tsaka sa maglululo, para na ring hangover. Dahil dyan, meron tayong Lily Malamang na graduating student. Hindi ko alam kung bakit hindi ko na mabasa yung mga nagpapa-shoutout. Graduate ka na, Glidel Descuan Sorongon, Rosetta May Brosa Sarmiento. Graduate ka na rin, Cherilyn Refil, natatanging mag-aaral Yoli and Gig at Vanessa Van. Yun lang. Like and share para alam mo kung anong ulam namin bukas. Bye-bye!